Okay, welcome back ulit mga bro sa aking channel. Mayroon na naman tayong gagawing isang Bluetooth speaker dito mga bro. Bali, hinatid ito ng may-ari dito. Bali, ang sabi niya mga bro ay ida-direct daw natin gamit itong USB connector na ito. Tapos, magdadagdag daw tayo ng kanyang battery mga bro. Ayan, sa kanyang battery. Ayan, di ko rin alam mga bro kung ilan yung battery nitong pinaka-Bluetooth niya. Ayan, lagay muna natin dun. At bubuksan natin. Bali, ang naging problema na nito mga bro, sabi niya, nung nasira na itong pinaka USB micro charging port, ay nawalan na siya ng power. Siguro mga bro, ay nalubat na siya. Kaya, ayun, hindi na nakapag-charge. Okay, so buksan natin. Tignan natin kung ilan yung kanyang battery. Okay, bali natanggalan natin mga bro yung kanyang mga screw. Subukan natin buksan. Ayan. Ayun o. Bali, mayroon siyang dalawang battery mga bro. Oh. Oh. 3.7 mga bro. Bali, kung ito, nakaparallel o. Oh. Ayan o. Oh. Okay, so itest natin kung may laman pa yung kanyang battery. So, subukan pala natin on mga bro. Wala na oh. Oh. Ayan. Sigurado wala nang laman siguro itong kanyang battery. Ayan. So bali, itest natin. So, kuha na lang mga bro. Ang laman ng kanyang battery ay kuha na lang, mababa na. Ayun o, 1.1 na lang. 1.120 na lang o. So, nalubat na. Lubat na. Pero, makaka-recover pa ito mga bro. Ayan. So, i-direct muna natin yung kanyang ano, pinaka ito o. Tagusan na pala mga bro. Tanggal na yung ano, mga ngipin niya dun sa loob o. Ayun o, kung mapapansin nyo, tagusan o. Okay, subukan muna natin i-direct mga bro kung magcha-charge siya. Yan, swerte kung hindi nadali yung pinaka-con ito. Pinaka-charging port. Tapos medyo maliliit pa yung pinaka-ano niya o. Pinaka-paghihinangan natin. So, ang gagawin ko mga bro, tatanggalin muna natin itong mga con para ano, medyo maaliwalas. Mukhang gipit dun sa paghihinangan kasi natin, oh. Ayun, oh. Okay, bali, tanggalin muna natin itong mga volume niya mga bro. Para makasigurado tayo. Mayroon yung con. Dukot-dukot yung pag ano, yung paghinang. Mayroon tanggalin to. Ayan. Tanggalin natin. Tapos, tanggalin pa natin to. Pinaka nut ng ano niya. Input ng mic jack niya. Tanggalin pa natin ito. Nut naman ng pinaka volume. Bali, natanggal na. Medyo kumano ng kaunti. Kumano ng kaunti. So, bali, ang susunod natin gagawin mga bro ay imbis na dito tayo maghihinang mga bro dahil may butas dun sa ano, pinakabor na yun, papunta dun sa pinakakabila. Merong nakaabang dun na pinakaano ng charger na dalawang tuldok na pinaka-lead. Ayan, so baka maka-encounter kayo ng ganito mga bro. Bali, ang kon ito, wala naman siyang model o walang pangalan. Ayan, pero ang naging pangalan niya dito mga bro sa Bluetooth speaker na ginagawa natin dito sa kanyang harapan ay ayan o.
Bali, ito yung kanyang pangalan mga bro, A1. Ayan. A1 daw yung kanyang ano pangalan. Okay, baka makakuan kayo ng ganito. Baka ganito yung Bluetooth speaker nyo. Okay, so bali ang mangyayari mga bro, ibabalik tayo natin dahil nandito yung kwan. Ito yung maginhawang kwan, pagda-direct. So ipokus natin mga bro. So kung mapapansin nyo mga bro ay merong nakaabang dito na ano, pinaka-kwan niya. 5 volt input ito. Ito yung magiging positive natin. Tumagos ito sa kabila mga bro, ha, dun sa pinaka-charging port natin. Tapos ito yung magiging ground natin, oh. Ayan, walang kahirap-hirap mga bro, madaling hinangin dito. Dahil may nakaabang na siya na paghihinangan. Okay, so kunin na natin mga bro yung pinaka-kwan natin. Connector natin. Ayan. So ginhawa yan mga bro. Okay, bali... ito na yung pinaka-connector natin mga bro, ayan. Ayan o. So, bali na putol na rin natin. Sa mga nagtatanong pala mga bro, kung halimbawa ganyan, apat yung kanyang wire, kung alin dyan yung positive at negative ay hindi po tayo manghuhula mga bro, kailangan natin gamitan ng multitester para malaman natin dito kung alin yung positive at negative. Ayan, pero ang unang suspect natin dito, itong itim at saka pula. Ayan. So, subukan nating balatan. Yang itim at saka pula. Ayan. Tapos, applyan natin ng hinang para madaling kumapit. So, hindi pa pala nakalagay yung panghinang natin mga bro. So habang pinapainit natin mga bro yung panghinang natin, testirin na natin, hanapin natin yung pinaka-positive at negative. So ilagay na natin ito sa pinaka-input ng USB natin. Yan, tapos saksak natin sa kuryente. Tapos hanapin natin kung siya nga yung pula at saka itim. Ilagay natin sa DC mga bro. Ayan. Ay siya nga mga bro. Ayan o. Meron siyang negative 5. Ibig sabihin pagka may negative dun mga bro, baliktad yung tester natin. Ayan o. Ayan. So ang gagawin nyo lang, baliktarin nyo lang na ganyan o. Mawawala yung negative dun sa tester natin. Ayan o. O. Okay. Yun pala mga bro. Sakto yung kuha natin, yung suspect natin na ano yung pula at saka itim. So tanggalin muna natin sa saksakan. Tapos putulin na rin natin yung mga bro, parente sa gabal. Itong kulay green. Yan, blanco pala yung kulay green mga bro. Parang palamutin lang niya yun. Yan. Okay. So, hinangan na natin. Ayun, na-apply na natin mga bro ng panghinang. So, ihinang na din natin mga bro dito sa pinaka-board natin. Okay, so focus natin mga bro. Bali may naka-indicate yan mga bro na positive 5 volt tapos ground. Ayan, so hinangin natin yung positive natin. O, applyan muna natin mga bro yung pinaka-ano niya, tuldok niya, ayan, para mas madaling mahinang. Wala tayong maliit na kwan eh. Soldering iron. Maganda dyan mga bro yung pang cellphone sana na ano. Na soldering iron. Maliit yung kwan niya, matulis. Okay, hinangin na natin mga bro. Unahin natin yung positive natin. Ayan. Sunod natin yung ating ground. Okay. So, ingat lang sa paghinang mga bro. Baka magdikit sa ibang mga kasama niyang mga kanjan lead.
Okay, subukan natin testingin mga bro. So, pasensya na, maingay yung kwan ko mga bro, yung manok ko dyan na tandang. Subukan natin isaksak ngayon mga bro. Yan. Okay, nag-charge mga bro. Oh. Ayos. Mapapansin nyo ayun, nagkulay red na siya. Oh. Ayan. Okay, subukan natin i-power kung lalabas yung kanyang ano, display. Bluetooth mode. Okay. So, ayos mga bro. Nag-click na naman yung ko natin, pagda-direct natin. Ayan. So, bali, patayin muna natin. Tapos, ang susunod ay dadagdagan daw natin yung battery. Sabi ng may-ari. Ito. Yung pinaka-battery niya. So, titignan natin dito mga bro kung ano yung mas malakas pa dito sa mga battery ito. Ayan. So, hayaan na lang muna natin na nag-charge siya. At titignan natin kung alin pa yung pinaka-malalakas na battery. So, bali ang dadagdag siguro natin mga bro ay bali dalawa lang. Baka ma-overdue naman yung kung natin. Pinaka-bluetooth natin. Para mas matagal lang malubat ba. So, i-check natin mga bro kung kwan. Naka-DC pa rin siya. Check natin kung malakas pa ito. So, 4 volt. 4 volt siya. So, pag iwa-hiwalay natin, pinagsama-sama pala niya mga bro yung pinasama niyang battery. Oh. Ayun, naka-parallel na. Oh. So, bawasan natin. Baka ma-overdue yung kwan natin. Okay, bali na pag iwa-hiwalay na natin mga bro. Ito nga ang testerin natin, 3. At ito na lang yung ikukan natin. Kung may laman pa yan. So, try natin. 4 volt. Okay. So, bali ito na lang mga bro yung kuka natin. Paparalil natin itong kuka na ito. Tatlong ito. So, balutin natin. Okay. Bali, nabalot na natin mga bro. Ayan o. Ayan. So, pwede na natin i-connecta doon. Okay, bali, i-connection na natin mga bro. Ayan. So, nag-charge pa rin yung kanyang battery. So, ang mangyayari ay gagawin natin. Ayan. Pagsasamahin na lang nito. Okay, nabalot na natin mga bro. Ayan, papahiga na lang natin dito mamaya. So, i-connection natin. So, ang mangyayari dito sa connection niya ay negative. Pagsasamahin lang natin yung negative to negative at saka positive, saka positive ano. Okay? So, balatan natin mga bro. Yung negative, unahin natin yung negative. So, ayan, i-connect natin mga bro. Ayan. Tapos balutan natin ng tape. Pwede lang kahit itali, kahit hindi na natin inangin. Ayan. So, balatan naman natin mga bro dito sa kabila. Okay, tap naman natin mga bro itong positive natin dito sa positive. Positive to positive. Negative to negative. Hindi siya, ano mga bro, hindi siya series ba? Okay. So, yan. Kunan naman natin, balutan natin ng tape.
Okay, so ganyan lang mga bro, ayan oh. Ayan, pagsamahan niyo lang yung negative saka pagsamahan niyo rin yung positive. Ayan. Magdadagdag lang siya parallel. Ayan. So subukan natin kun ngayon mga bro. Testingin. Testingin natin. Okay, testingin natin. Bluetooth mode. Okay. Ayan. So, ang mangyayari mga bro, babalik ko na lang muna dun sa ano. Sa dito sa pinaka front panel niya, oh. Ayan. Okay. So, ikakat ko na lang. Bali na ibalik na natin mga bro yung kanyang mga pihitan, mga tornilyo. Ayan. So, bali ang ginawa ko din dito mga bro para hindi mahila-hila, nilagyan ko ng ano, pinaka-stick glue. Okay, so dito ko siya papadaanin sa may ano, pinaka-parting likod niya. Ayan dito. Iipit ko na lang dito. Ayan, gaganyan ko na lang. So, bahala na lang kayong dumiskarte mga bro kung ano yung diskarte nyo. Tapos ibabalik ko na rin yung mga tornilyo. Okay, subukan nating patugtugin mga bro. So, naka-play na yan mga bro. Pinus ko lang. Ayan, subukan natin patugtugin. Okay, so ayos na mga bro. Ganun lang ang gawin nyo pagka ano. Yan, may mga trouble-trouble yung mga Bluetooth speaker nyo. Maraming salamat ulit sa inyong panonood mga bro. At kita-kita na naman tayo sa susunod na mga video ni Laritech. Okay.